guys! Welcome back to my channel! Kumusta kayong lahat? Ano bang lutuin natin ngayon sa ating lunch or dinner or breakfast? Kasi ako, magluluto ako ng aming lunch today na flounder na isda at saka asparagus at saka patatas or potato. So, ito yung ating itlog para sa ating isda at saka cornstarch. Siyempre, hindi mawawala ang ating salt and pepper. And freshly grated parmesan cheese para sa ating ating asparagus. At siyempre, ang ating olive oil na pangluto. So, since yung ating patatas ay medyo mas matagal maluto, uunahin natin siya. So, ilalagay natin siya sa pot. At syempre, lalagyan natin ng tubig na yung tama lang na hindi siya masyadong umaapaw sa sa potato. So, meanwhile, i-prepare natin ang ating asparagus. Lagyan natin ng konting olive oil at saka syempre ating i-season ng ating salt and pepper para may ano siya, may lasa siya. Hindi talaga yung mawawala yung salt and pepper kasi pag wala yan, walang lasa ang ating lulutuin. So, kailangan pero konti lang yung ilalagay. Kasi yung cheese, medyo ano na siya, medyo salty na siya. So, ayan, i-ano lang siya, haluin lang siya para ma-coat lahat sa salt and pepper at saka sa olive oil. And then, lagay natin ang ating parmesan cheese, yung freshly grated parmesan cheese. At ating haluin, halu-haluin. Ayan, halo-halo. Para ma-spread siya evenly. Ma-coat siya evenly. Pantay yung pagka-coat niya. So, ngayon naman, yung ating isda na naman ang ating asikasuhin. So, para sa ating isda, maglalagay tayo ng itlog, dalawang itlog, at syempre, i-beat natin yan hanggang sa makuha natin ang ating hinahanap na consistency ng itlog. Ayan. At syempre, after that, pag ano na siya, pag okay na, lagyan natin ng salt and konting salt lang para hindi masyadong ano, hindi masyadong maalat. Lemon pepper, my favorite when it comes to fish. This is my all-time favorite, lemon pepper. At syempre lagyan natin ng paprika, one of the all-time favorites also. In almost everything, paprika ang aking ilalagay. So, haluin lang siya. Haluin, haluin, haluin. Para maano siya. Ma-coat evenly. And then, lagyan natin ng cornstarch. Word of the day, coat evenly. So, cornstarch, mga 1 tablespoon. And syempre, haluin ng maayos, ng maigi. Yes. Stir well para yung cornstarch ma-dissolve. Kasi yung itlog, ano, hindi siya room temperature, medyo cold yung itlog. So,
naglampi-lampi yung ano, yung tawag dito, yung cornstarch. So ayan, okay na yung mixture, cornstarch and egg mixture. So i-dip natin dyan ang ating isda. So ang purpose niyan is para hindi mag-ano, hindi mag stick sa pan, sa baking pan, sa frying pan actually. At saka hindi, kasi yung very very delicate fish ang flounder, so para hindi siya maano, ma tawag dito, hindi mabungkag, ano ba yung mabungkag sa Tagalog, basta hindi, para hindi siya maghiwa-hiwalay or ma-broken into pieces. So lalagyan natin ng cornstarch at saka itlog para intact yung ating isda. So yung flounder pala ay hindi yan fresh, frozen yan, kasi bihira lang kami makabili ng fresh na flounder. So frozen lang yan, binili namin sa Walmart. So now we're gonna heat our oil in the frying pan. So kailangan init, mainit talaga yung ano, yung oil para hindi mag non-stick naman yung frying pan, pero mas maigi kung yung tamang, yung mainit talaga yung oil para ano siya, hindi, para hindi mag-stick at saka para stick, para intact yung ano, yung fish. Okay, yan. So ito na yung ating potato, almost done, cooked. By the way, yung ating ano pala, yung ating asparagus na sa oven na nilagay ko siya sa preheated oven na 400 degrees at lulutuin natin for 30 minutes. So continue tayo sa ating pag-coat ng fish. Continue lang, continue. So ayan, para lang ano, para lang hindi siya magka tuwa. So yung ating, ito na yung ating potato, lagyan natin ng butter para moist siya, para hindi siya dry. So lalagyan din natin yan ng tinting milk mamaya. Saka syempre, isang lang salt and pepper. So yun, nalagyan natin ng konting milk, yung whole milk ang ginamit ko dito. Yan. Ganyan talaga ako pag nag either mashed potato or hindi mashed potato. So yan na ang ating fried flounder, ang ating mashed potato, at syempre ang ating asparagus later. Ito yung ating asparagus, ready to serve na sila. Lunch is ready. So ayan, bon appetit. Thank you guys so much for watching, and I hope you enjoyed this video, and I hope na nagustuhan nyo ang aming mga recipe today, ang aking recipe today. Thank you all, love you all, bye. Mwah.